Magsitayo po ang lahat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas, na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa inyo mga sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin
amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Hesukristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Noong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanang pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bangamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang poong mahal ang aking niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob na ama ni Jose na asawa ni Maria, si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanya magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nagtataka kayo dahil sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ni San Jose. Nakadalasan po ay tuwing March 19.
kahapon ho sana. Pero dahil ho ang March 19 ay nahulog po ng Linggo. At ang kapistahan po ngayon ay isang dakilang kapistahan. Kaya ho inuusog po ang pagdiriwang sa pinakamalapit na araw na pwedeng ipagdiwang. Ngayon ho yun, Lunes. March 20, natin pagdiriwang ang kapistahan ni San Jose sa taon hong ito. Maganda po matutunan natin kay San Jose ang kwento sa atin ng Ebanghelyo. Si San Jose po ay hindi nagsalita. Kung bubuksan po ninyo ang mga Ebanghelyo, wala ni isa tayong pwedeng makot na sinabi ni Jesus, ay ni Jose. Wala siyang sinasabi. Hindi siya nagsasalita. Pero, may kita natin ang kanyang mga nagawa. Hinahambing sa atin ang Ebanghelyo kung paano kinalinga ni Jesus at minahal ni Jose si Maria. Kahit na siya ay nagdadalawang isip, inisip niya ang kapakanan ni Maria. Ano nga mararamdaman mo kung ang iyong mapapangasawa ay matagpuan mo nagdadalang tao at alam mong hindi iyo yun? Siguro sa iba, nagpo-post na. Po-post na may mga pa-blind item at cryptic post na. Pero si Jose, inisip niya ang kapakanan ni Maria. Hindi niya ninais na ipahiya si Maria o mapahiya siya. Sa kabila ng problema, marahil ay nasaktan din si San Jose dito. Pero inisip niya ang kapakanan ni Maria. At hindi ba ganun ang taong nagmamahal? Iniisip ang kapakanan ng kapwa niya. Hindi sarili ang iniintindi. Hindi sarili ang iniisip. Ang problema ko ngayon, masyado na tayo nakatuon sa sarili. Ang mas gusto nating unahin at i-prioritize sarili natin. Magkaiba ho yung self-love at self-care. Remember that. Self-love is narcissism. Self-care is good as well. Kailangan natin ng self-care. Pero walang sinasabi sa Ebanghelyo ng self-love. Narcissism ho yun. Ano ho yun narcissism? Puging-pugi ka at gandang-ganda ka sa sarili mo. Iniisip mo lang ang kapakanan mo. Iniisip mo lang ang para sa'yo. Wala ka ng pake. Si San Jose ho, inisip ang kapakanan ni Maria. Yun ho yung paraan niya ng pagmamahal. Kaya ho ang pagmamahal, hindi ho patungo sa sarili. Hindi ho ang direksyon ng pagmamahal ay sa akin. Kundi ang pagmamahal, ang direksyon ay para sa iba. Para sa kapwa, hindi sa sarili. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong matulog. Self-care yun. Kailangan mong maligo. Self-care yun. At care na rin sa kapwa mo. Maawa ka kung hapon na amoy araw ka pa din. Care is different from self-love. Si Jose, tinuruan tayo na ang pagmamahal ay para sa kapwa. Hindi kailangan ng salita, kundi sa simpleng pagmamalasakit niya sa kanyang minamahal, ipinapakita sa atin ang pagmamahal niya. Hindi mo kailangan i-post ng i-post. Sa simpleng gawain,
simpleng pagmamalasakit, ipinapakita natin ang pagmamahal natin. Si Jose po ay tinuturuan tayo ng tunay na halimbawa ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi maingay. Isang pagmamahal na hindi agaw pansin. Kung hindi ang isang pagmamahal na tahimik at nagpapatuloy. Maganda ho mapansin ay ang pagmamahal ho, hindi ho yan parang isang malakas na ulan. Parang ambon ang pagmamahal. Hindi maingay, pero tuloy-tuloy. Pag tuloy-tuloy yung umaambon, nababasa ho ang lupa. Nababasa ho ang kalsada pag tuloy-tuloy na umaambon. Pero hindi mo mapapansin, hindi mo maririnig na maingay. Hindi mo maririnig ang mga patak. Pero nakita mong nagbabago ang yung kapaligiran natin. Nakikita mong basa na. Nakikita mong hindi na tuyo. Ganon din ho yung pagmamahal. Patuloy. Consistent. Always choosing one another. Always loving one another. Hindi kailangan ipagkaingay ito. At yan po ang unang pwede nating matutunan kay San Jose sa araw na ito. Ang halimbawa ng tunay na pagmamahal. Hindi kailangan maingay, consistent lang. Continuous, always choosing one another. At sana po, no, sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito ni San Jose, ay maakay din ang mga ama ng pangabawat pamilya na lumapit sa Diyos. Si San Jose ay larawan ng isang mabuting ama, isang banal na ama. At nawa ho ang mga tatay na naririto ay sumulyap kay San Jose, matuto sa kanyang halimbawa, at higit sa lahat, sundan ang kanyang modelo ng pag-ibig. Hindi para sa sarili, kung hindi ang pag-ibig ay para sa pagmamalasakit sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni San Jose na isang lalaking marangal, ay may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama. Bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ang ating itugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na natagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao, sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo, sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpatotoo sa salita at gawa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo.
Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo nga ang aming mga hinaing dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabog, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha ang maasahang paglilingkod ni San Jose na iyong, sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin na may malinis na puso sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Jose na kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Niloob mong magpakasal kay Maria ang Birheng Mahal, si San Jose ang maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin sa iyo naway ding. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisika upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak.
San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisika upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Kay Jesus, iyong sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 21, 2023, Martes, sa ganap na ika-pito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi sa panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.